Praning na. Grabe oh, yung nagsalita si Pangulong Duterte. Hulog na naman sa bangin yung mga tao, yung mga supporter. Nagsalita lang si Pangulong Duterte ng ganon. Aba, ang dami na kaagad na nakakantil. Ang dami na kaagad nag-react. Ang dami na kaagad na nagwawala. At kung dati, talagang todo puri sila kay Pangulong Duterte, talagang, oh, the best! Ngayon, tinatawag na nilang Mangkanor. Ganyang kabastos siya mga... Alam mo, sa totoo lang, ganito na lang naman ako kasimple yan, mga tanso. Kung nagagalit kayo kay Pangulong Duterte kahit wala pa siyang binabanggit, aminin nyo na lang kasi na hindi kayo Duterte supporter. Aminin nyo na lang na kayo ay talagang tanso ever since. Tanso. Ulitin ko, tanso. Ayoy mga peke na Duterte supporter. Dahil walang Duterte supporter na siyang makakapagsabit, makakabasto sa Pangulong Duterte. Tandaan nyo yan. Walang Duterte supporter ang babastusin si Pangulong Duterte. Kaya kayo, tanso. Ilagay nyo nga dyan, i-type nyo, tanso. Ay, Betsy Bongga, maraming salamat. Toy Pin, Alaska, shout out, Banat from Mexico. Nga ba mo naman? Nakapunta ka ng ito si Noy Pinalaski, yung kaibigan natin, oh. Nagpunta ng Mexico, gaganon lang. Hindi malamping. Joke lang. Ingat kayo dyan, ha? Enjoy lang kayo. Sige, sana all. Betsy Bunga, marami salamat, ha? Oh. Kayong mga tanso, ha? Paulit-ulit na sinasabi sa inyo, eh. Ang problema sa inyo, feeling nyo kasi kayo na lahat, eh. Feeling nyo, galing-galiga na kayo. Feeling ninyo, alam nyo na lahat. Tandaan nyo, si Pangulong Duterte, lahat ng intelligence nasa kanya. Alam niya lahat ng intelligence. Lahat ng mga sangay sa gobyerno, mapasundalo, mapapulis, hawak ho niya intelligence. Alam niya ho mga nangyayari. Paulit-ulit niya na sinasabi to, hindi kayo marunong makinig. Masyado kayo nagpabola. Don Pao, maraming salamat, ha. Masyado kayo nagpaloko. Masyado kayong madaling salita, eh, kaperasyo yung brain ninyo. Akala ko nga kanina, eh, sabi ni Pangulong Duterte, bigyan mo ng ano, akala ko utak ko yan, eh. Oh, ito, pakinggan ninyo buong buo. Hindi ako magsasabi. Kayo na hong bahala, ha? Ito. Panoorin natin, ha? Ito yung buong speech. Walang putol. Ulitin natin, ha? Lumabas na sa bibig ni Pangulong Duterte. Sasabi na naman ni iba. Chap-chap yan. Ito, ha? Pakinggan ninyo. Antayin ninyo pa. Naku po, sabi ko sa inyo. Malupit ito. Oh. Eto na. Pag hindi ninyo na-control ang PA dito, magulo ko. Isa pa. Let mag-segue ako. Druga. Ako! Ayan na! Druga daw. Oh, hayari kayo sa druga niya, ha? Alam mo, ang druga, gusto mong sirain ang buhay ng kalaban mo. Oo. Oh. Pagbigay ka lang ng druga sa anak, maghigop lang yun. At hindi ninyo magtaga, I will not make it clear now. There's even a presidential candidate. Nako! Nako po, ganun dahil utang candidate. Meron ng presidential candidate na ganun, ha? Di ko alam kung ganun ang binabanatan niya o ganun ang utak niya. Ay, nako, ha? Oo. Cocaine. Yung mga mayaman sa Davao,
ari ng lahat ng... Oh, sinasabi niya dito, yung mga mayayaman sa Davao, ibig sabihin, ganito yan ha, yung mga anak daw na mayayaman sa Davao, siguro kaya sa nanalaman niya, kasi kasama itong kandidato na ito, na hindi natin alam kung sino. Banana ang distribution. Yan, nagsuside yung anak. May kandidato tayo. Tako! Na... Ayun o, ganun daw kalito. Yung utak. Nagko-cocaine yan. Eh, mga anak ng mayaman. Tako! Kaya ako nagtaka ako. Anong nagawa yung tao niya? Ano daw nagawa ng tao na yon? First clue. Ano daw ang nagawa ng tao na yon? Ano daw ba ang ginawa ng tao na yon? Okay. I'm just asking. What contribution has he made pala sa Pilipinas? Oh, pangalawang clue, has he made. Ah, pag sa translation yan, meron salitang he. Hindi ako ha, ulitin ko ha. Mark Salmag, Salimag, salamat po. Lian, Tagana, salamat po. Lilian, sorry. Siya ako nagsasabi ha, hindi ko sinachap-chap yan. Una, walang nagawa. Pangalawa, he. Letter S and E. Ets. Letter S. Ibig sabihin he. Ano ibig sabihin ng he? Yan lang, gusto ko lang tanongin ng ano. Hindi naman sabang... Ano, bakit ang Pilipino parang lukong-luko? Parang lokong-loko daw sa presidential candidate. Third clue. Willin Arcodia, maraming salamat. Ay, sandali. Dali. Nako, nawala. Ayun ha. Ah, okay. So, yun yung pangatlo. Yan ha. Tunod pa, another clue. Na supporting. Magtanong lang ako sa inyo, ano ang ginawa niyan? Ako po, ano daw ginawa niyan? Nagdadroga yan ng cocaine ang tirada niya. Itong anak ng mga mayaman, lahat dito sa Manila, pati sa Davao. Isang grupo yan. Ako po. Tirada niya ng cocaine. Ako po. I am not, hindi ako nag-iintriga. Bahala kayo. Find out sa inyo. Kayo magtanong kayo sa Davao. May kilala kayo. Ang mga taga-Maynila. Yung mga mayaman talaga. Nako, yung mayayaman talaga. Mayayaman talaga. Ari ng biggest banana plantation. Ito. Ito si Makja. Sabi niya, alam mo pala bakit di mo pinatokhang yan? Alam mo ha, pinanunod ko kanina si Attorney Trixie, ine-explain niyan. Grabe ho, sunog na sunog yung mga nagtatanong sa kanya. Sorry, pero hindi umubra kay Attorney Trixie. Alam niyo kung bakit? Sabi niya nga eh, dun pagdating ho sa... Ang user ay hindi yan tinatawag na kriminal. Ang user, pag nahuli yan, binibigyan niya ng pagkakataon ng batas. Ha? Unless paulit-ulit daw. Okay? So, yan yung sinasabi niya. Pinapaliwanag niya yan kanina. Tapos, sinasabi niya nga, sabi ng iba, pag walang ebidensya, di wala. Oh. Bakit hindi yan ang sinabi niyo nung time na sinabi ni Pangulong Duterte si Dilima? Naalala niyo, si Pangulong Duterte sinabihan si Dilima ng ganyan? O lahat tayo, tama yan, o ganyan si Dilima. O, kasama yan, pati yung mga ano dyan, kasama eh. Lahat
talaga nagsasama. Wow, sama ko. Ganun natin yun. Oh, tapos ngayon, biglang, nung tinamaan na yung gusto natin. Dapat may ebidensya eh. Walang ebidensya eh. Walang ebidensya. Walang ebidensya. Biglang nagbago tono eh, no? Naging ano na eh, naging double, yan ang tinatawag nating double standard. Double standard bigla. Yan ang hirap sa atin pag tinamaan na sa atin yung idol natin. Ay, hindi, mali si Duterte ka. Wala siyang source, wala. Wala, chismis ay naninira yan. Pero nung si Pangulong Duterte, binanatan yung mga kalaban natin. O tama yan! Go Duterte! Go Duterte! Sige, tipunin mo sila! Sige, kulong natin! Nung tinamaan na yung idol natin, walang ebidensya. Diba, anong tawag sa inyo? Bunggong. Ah, diba? Ganun lang kasimple yun. Double standard kayo, mga animal kayo. Marlete, Paras, marami salamat, ha? Oh, tuloy natin. Oh. May mga ebidensya pa eh, Pinag-uusapan niya ngayon dito, bakit niya pinapasok yung laging plantation dun sa banana? Kasi, parang yung mga mayayaman sa Davao at yung mayayaman dito, yung mga anak na mga mayayaman, yan yung pinupuntira ni Pangulo Duterte. Yung mga anak na mayayaman, dito yan, nagse-session yan, sama-sama yan. Joseph Tito Ortiano, maraming salamat. O, di ba? Parang si, kunwari, si Diego Latigo. Minsan, umiinom niya mag-isa, pero laging pag umiinom niya, may kasama, may mga barkada, inuman sila. Eto, pag nag-session daw ito mga to, eh, siyempre, hindi ko alam bakit tinawag na yung cocaine is parang drugs ng mga mayaman eh. Mahal ba yun? Hindi ko alam eh. So sila daw, nagsasama yung mga anak na mga mayayaman. Oh, ha? Natatakot ko yung pinubigla na lang. Hindi ako naiinggit. Eh, politika naman. May manalo, may matalo. Ganon rin ako noon. Kung walang swerte, di wala. Oh. Pero itong fascination nila sa itong kandidato na to. Ito, kanina niya pa paulit-ulit na dinidiin, di ba? Sabi niya pa ngayon, gumanon eh. Biglang tumaas daw yung popularity tapos yung fascination sa kandidato na ito. Baka hindi talaga nila alam. Pero alam ng yung Boracay na yan. Oh, biglang nag-segue, ha? Pakinggan niyo ito. Importante ito, Dos. Salamat po, ha? You know, when I ordered the cleanup of Boracay, sabi ko, Leniseno, sabi ko kay General Simato, kaya mo ba? Sabi niya sa'yo, kaya ko. Sabi ko, linisin ninyo. Nilinis nila. After that, yung Boracay, yung bit, sa likod niyan, may lupa. Nakaw? Sabi ko nga, nakuha ng mga ifyo ng mga mayaman. Nako, may lupa daw sa may Boracay. Ito na naman, yung mga mayayaman na naman, yung mga anak na mga mayaman. Well, you know, that piece of property at the back of Boracay is still forestal. So you cannot build a residential because you need a conversion from agricultural to residential. Naku! Kamaraming nagagawan. Naku po! Ang ginawa ko, I ordered itong dar. I-declare it a land reform area. Ibigay mo sa mga mangyans. Kanila yan. Sila yung pinaka. So, yan ang that's the story of Boracay. I have not been there. Kasi nung magpunta sana ako, yung mga banting, mga streamers, salamat, Duterte,
nakukornihan ako. Hindi ko naman pera yan, pera ng tao yan. Bakit kayo magpasalamat sa akin? Alam nyo, ganito ha, bakit siya nagbibigay ng mga ganitong clue? Walaan ninyo kung bakit. Isipin nyo mabuti, ano ba kinaugnayan yung burake doon sa hand na yan? Di nyo napapansin, bakit siya nagbibigay ng mga ganyang clue na tungkol sa Boracay, yung bumili ng mga mayaman, tapos yung tungkol dito sa plantation, ganyan-ganyan. Kasi ho, ang nakakaalam lang ho niyan ay yung sila-sila. Kung sino man yung tinutukoy ni Pangulong Duterte, sila-sila ho nakakaalam nun. At alam nila, itong mga sinasabi ni Pangulong Duterte na mga pagmamay-ari. So ngayon, sigurado ko, habang sinasabi ni Pangulong Duterte ito, nangangatog itong mga ito. Alam ngayon nila na sila yung tinutukoy, pero hindi muna binubulgar ni Pangulong Duterte sa tao. Naintindihan nyo? Hindi muna niya sinasabi sa taong bayan, inuhuli niya eh. Kasi ganyan, kailangan hulihin ng isda eh, di ba? So, bait pa lang yan, sige. Yan tayo niya muna mag-react. Titingnan natin ngayon, di ba? Magpasalamat kayo sa mga tao nagtatrabaho. Especially those working. Yeah, that's one story. Connect ko lang. Yan dyan silang yung mga mayaman. At hindi mahuli-huli. Minsan, kung gusto nila, magsakay sila sa aeroplano. Bakit daw hindi mahuli-huli? Ito. Makinig-pakinggan ninyo, ha? Kanila. Sino mahuli sa kanila? Sumasakay daw sa aeroplano, doon bumabanat. But I am just not really a warning. Bahala kayo. Bahala kayo kung anong gusto ninyo na tao. Inyo yan. Ang akin lang, pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo. And he is a very weak leader. Ako po, weak. Very weak leader. Another clue yan ha. Another clue. Very weak leader. Ang karakter niya. Except for the name. Ay! Wala na, finish na. Bakit naman ganun, Mr. President? Ano daw uli? He's a weak leader. Sabi ko nung una, hindi ko maintindihan. Bakit kaya weak leader? Hindi, bakit niya sinabing weak leader? Di ba? Tapos biglang, except for the name. Pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo. And he is a very weak leader, ang karakter niya. Except for the name. Yung mga ano dyan ha, huwag niyong sabihin, ako na naman nagsabi niyan. Sabi ni Pangulong Duterte. He is a weak leader. Except for the name. Mr. President, ay hirapan mo yung ibang mga vlogger niyan. Paano nila ititwist yan? Twist na, pakitwist na. Mag-twist na kayo, itwist nyo na. Ngayon, ito na. Maglalabasan na. Ha? Dito talaga malalaman ko sino talaga yung naniniwala kay Pangulong Duterte, supporter niya, at yung magagalit at ipagpapalit na talaga siyang tuluyan dito sa... no comment. Ay, Grace Life in USA, maraming salamat ha. Maraming salamat. Thank you very much ha.
Ah, ito ba? Tulay, 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 tulay. Hindi pa tapos siya. Kala nyo tapos na. Wait! There's more. Pero ang tatay, pero siya... Dali, sandali. Dali, sandali. Ah, pasok natin. Ayun na, para na. Ayun na. Ah. President, bakit ganon? Masyado naman! Masyado naman yun! Grabe naman! Masyado naman, di ko kinaya yun, di ko kinaya yun! Oh, nakita nyo, buong buyan ha, wala tayong pinuputol dyan! Ulitin natin, ulitin natin, ulitin natin, ulitin natin, ulitin natin, ulitin natin sa part na yun, sa part na yun! Ah, inyo yan. Ngao. Ang akin lang. Ano yun? Pagdating ng panahon. Ano yun? Basta sinabi ko sa inyo. Ayo. And he is a very weak leader, ang karakter niya. Very weak leader? Except for the name. Except for the name? Pero ang tatay, pero siya... Pero ang tatay? Pero siya? Weak leader! Weak leader! Weak leader! Weak leader! Weak leader! Weak leader! O naman no, Pangulong Duterte, ah. Talay, 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 talay. Anong ginawa niya? Yo! Anong ginawa niya? He may make twin hands down. Okay. If that is what the Filipino wants, go ahead. Basta alam ninyo. Yo! Balak-bakat! Aha. Wala ho tayong dinagdag, wala ho tayong binawas. Kung ano lang ho yung sinabi ni Pangulong Duterte. Kung ano lang yung sinabi ni Pangulong Duterte, inuulit lang natin. Weak leader. With a strong name. Yung tatay. Sabi ni Pangulong Duterte, hindi ako ha. Hindi ako nagsabi doon, si Pangulong Duterte. Kaya, ang maganda dito ito. Nako po. Nako po. Oh, antay lang natin, antay lang natin. Huwag mo, masyado naman kasi iba dyan eh. Masyado kayo praning eh. Huwag kayo masyadong praning, napapagalataan eh. Huwag kayo natokhang, sige kayo. Ay, nako. Alam mo. Ayoko magsalita. Delicates. Delicates! Pero alam mo, excited lang ako. Alam mo kung saan ako excited na part, ha? Gusto kong aralin kung paano ititwist to ng mga vlogger. Hindi eh, sigurado ako ititwist to ng mga vlogger na naman eh. Ano kaya twist? Kasi noong una, ang dami nilang twist na ginawa doon sa una eh. Chap-chap yan eh. Hindi, bilito ako yan. Blah, blah, meron din. O, meron yung ano. Tapos pinakita pa nila yung mga luma. May video ni Pangulong Duterte. Talagang tinwist nila. Ayaw nilang tanggapin. Alam mo yung pag ang katotohanan, sumasalpak na sa mukha mo, tanggapin mo na lang. Amin ka na lang, tas move on na. Deny ka ng deny, iniwan ka na ng jowa mo, deny ka pa rin ng deny. Hindi, 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 busy lang siya. Wala na! May ano nang iba, may kachichas na iba. Minsan, pagka iniwan ka na talaga. Kaya, alam mo ito ah. Jowa na naman anak ng wedding dalam. Sabi nga, ganito yan ha. Pag ikaw kunwari, yung jowa mo sinaksak ka, di ba? Huwag mo nang ilabas-pasok yung kutsilyo, masakit. Bulutin mo na, tas move on, pag-abot ka na. Ganun yun eh. Di ba, pag sa jowa, pag sinaksak ka, huwag yung labas-pasok pa, hindi. Ano pa ako niya, mahal pa ako niyan. Hindi, ganito yan eh. Ay, hindi, hindi, hindi. Move on na, bunutin mo na, punta ka na ng ospital, pagaling ka na, na makamubong ka. Eh ito, sumasalpak na sa mukha ninyo. Ang dami niyo pang ano, kailangan baguhin.
gagawin natin yan, kailangan maiba yung ano. Diba? Ayan na yung sinasabi na ni Pangulong Duterte. Kayo naman. Kapaka-weak. Weak pala yung leader niya. Weak, weak, weak. Kawawa naman, ano? Oh. Sabi ni Black Mamba, desperate moves ni PRRD. Pero nung dati, binabanata ni Pangulong Duterte si Robredo, binabanata ni Pangulong Duterte yung mga dilawan, tuwan-tuwa sila. Tapos nung binabanata na yung idol nila ngayon, hindi, weak leader yan, weak leader. Walang kwenta si Pangulong Duterte, walang kwenta. Tingnan nyo na kung gaano kayo double standard. Diba? Kung ako sa inyo, ganun lang kasimple yun. Aminin nyo na talagang hindi kayo Duterte supporter. Yun na yun. Aminin nyo na lang. Grabe na yung binabastos ninyo. Ayaw nyo maniwala kay Pangulong Duterte. Ma'am si Jen, marami salamat. Huwag kasi pilitin, masakit ang dudugo yan. Correct ka dyan, idol. Ay, correct ka. Hindi dapat kasi, huwag ko kasi ano eh. Sabi ko naman sa inyo eh, di ba? Noong pa lang eh, makinig kayo sa sinasabi ko. Pag sinabi ko ito, ganito, ganito, ito, direksyon, maniwala kayo sa akin. Oh. Andali ah, may papakita ako sa inyo. Wait lang, ha? Oh. Ito. Panoorin nyo ito, ha? Oh. Panoorin nyo ito, maganda ito. This is SMNI News Channel. Oy, SMNI! TP yung istasyon mo, oh! Truth that matters. Sa ibang balita naman, suportado ni Reverend Dr. Pastor Apollo C. Kibuloy ang pagtakbong pangulo ng bansa ni Senator Christopher Bongo sa 2022 elections. Arnold, may komento rin ito sa pagtakbong vice-presidente ni Davao City Mayor Sara Duterte sa kabila ng pamamayagpag nito sa mga nagdaang presidential survey. Si MJ Mondihar magbabalita. Kasado na ang pagtakbong pangulo ng bansa sa 2022 elections si Senator Bongo. Ito ay matapos ikonsidera ang nais ni Pangulong Duterte na tumakbo ang senador sa presidential race para masiguro ang continuity ng mga programa ng administrasyon. Kaya para sa numero unong taga-suporta ng Duterte administration na si Pastor Apollo C. Kibuloy, tadhana ang nagtulak kay Senator Go sa presidential race. Ginawa naman ang butihing pastor ang kanyang komento sa live power. Alam mo, tama talaga yan eh. Tadhana. Tadhana yung nangyayari ngayon kay ano eh, kay Senator Go. Tingnan, pakinggan ninyo. Panoorin ninyo ha. Bakit? Program niya ngayong araw. It is the will of God Almighty. Kasi hindi niya gusto yung tumakbo siyang presidente. Inaayawan talaga ni Senator Bongo yan. Sabi niya, mahirap to. As kikita naman yung mga statements niya. Kaya parang destiny ang nangyari na yung inaayawan niya, doon siya mismo ipinukol. Oh, kasi sa mga realignment, nangyari. Eh kung tumakbo si Mayor Sara ng pagka-pangulo, siguradong mananatili siyang vice, di ba? O ang isip naman ng marami pagka si Mayor Sara tatakbo, alam nila talagang pagkapangulo ang kanyang tatakbuhan. So hindi inaasahan ng marami na vice president lang pala. Edi magkaharap sila ngayon ni Senator Bongo sa isip siguro ng ating pangulo at ng iba, hindi marito. Kaya napaiyak na lang si Senator Bongo nang siya ay itapon pataas. Napaiyak siguro. Nakita niya ang laki-laking responsibility nito eh. Oh. Kahit alam ko na... di ba yan din yung sinabi natin? Kaya na ipaiyak si Senator Go dahil malupit na responsibilidad doon maging Pangulo ng Pilipinas kung sakasakali yung manalo siya. Yan ang totoo dyan. Hindi katulad nung iba na parang yabang na yabang. Hindi, kaya ko to, maging pangulo. Si Senator Go, hindi, humble eh. Napaiyak siya dahil alam niya na it's not easy task. You know why? It's because
kasama niya si Pangulong Duterte. For how many years? 3 years, di ba? So, alam niya kung gaano kahirap ang maging isang pangulo. Hindi yabang, oh, okay na ako dun sa iyakin. Kung ang iniiyak dahil hindi, kung ang iniiyak ay dahil sa alam niyang mahirap, di ba? Alam niyang ito'y hindi biro. Kesa naman sa puro yabang. Ambi, oy, maraming salamat po, ah. Renato Bunga, salamat po. Ang sabi ni Ambi, oy, PRD can joke about everything except about drugs. Think, EDSA 1 was a tale of two greedy families. Correct ka dyan, Madam Ambi, oy. Grabe, ang gagaling. Arnold Refugio, salamat po. Iba talaga si Pangulong Duterte. Lupet. O, talay. Bosco, alam ko yung galaw niya sa politika at saka sa pagtulong sa pamayanan. Pero parang hindi ko kaya to. Okay na lang. Wala nang iba. Tiniyak din ni Pastor Apollo ang suporta sa kandidatura ni Senator Go. Oh. Napag-usapan namin kung minsan, nasasabi ko nga na Mayor, wala talagang ibang makapagpapatuloy nito kung hindi tatakbo si Mayor Inday ng pagkapangulo, kundi si Senator Bonggo. Oh, napag-usapan namin yon. So, ngayon, nagkatotoo na nga. At saka ako, kung tatanungin ninyo kung saan ako, kung ano ang desisyon ng ating Pangulo, nandoon ako. Yo, palakpakan! Na mag-VP muna sa halip na magpangulo, ayon kay Pastor Apollo, dapat igalang ang pasya ng Mayora. Okay, yun ang desisyon ng ating mahal na Mayor Sara. At ginagalang natin ang kanyang naging desisyon. Although, parang sa iba, disappointing kasi ang kanilang inaasahan pagkapangulo. Ako? Pero okay na rin kasi sabi niya, I'll meet them halfway. Yung mga naging guide. Sabi ni Sinemotion, totoong tao lang ang naiiyak. Oo nga naman. Tama ka naman. Tama. Niyo sa kanya na hindi niya pababayaan ang pamayanan kasi siyang hinihiling ng... Sabi nitong isa, if that's the case, why is he in favor of drug test? Hindi ko alam kung sino tinutukoy niya. Una-una, ang drug test, so after how many days? Wala na ho yan. Okay? So sa totoo lang, hindi magandang basihan yon. Kaya nga sinasabi dyan, dapat surprise yung hindi alam. Kasi pag hindi ka na gumamit ng isang araw lang o dalawang araw, wala na yan sa sistema mo. Oh, kaya willing ko, sino man ang willing dyan. Oh! Ay, walang biro ito, ah. Ito, ah, walang biro ito. Dun sa Mocha Girls noon. Sa buong staff ko, buong opisina ko. Sinabi ko noon, nung panahon na si Pangulong Duterte ay nanalo na bilang presidente, alam nyo ginawa ko? Sabi ko sa kanila, ayoko na tayo itong ay nangangampanya o tumulong kay Pangulong Duterte pag sa campaign. Tapos meron sa atin pala ang ano. So sabi ko, mag-check ako. Magta-drug test ako. Alam mo, sabi nung iba. Sir, kailan ang drug test? Buong stop ko ito, ah. Hindi lang mo ako dun sa... Kailan magda-drug test? Ay, naku, sabi ko sa inyo, sabi ko, bakit ko sasabihin sa inyo? Surprise! Diba? Sinurprise ko sila. Kasi nga, pwede na ho maburayan after 2 days eh. Hindi mo na madidetect yan eh. Sabi ni Lera Arasi Lamoser, Hay Banan Bailon, Cebu at Bayugan City, Mindanawan, kinampanya ng pamilya ko si Mocha Mother for Change. Ay, maraming salamat po. Thank you very much sa Switzerland. Si Elekara Araceli Moser. Thank you po. Italay. Bayan, yung nagsiyakan sa October 8, oh. Pagkatapos ngayon, inintay natin ang November 15, Sabi niya, I'll meet them halfway. So, pagkabisi Pangulo ang kanyang desisyon. So, we respect that so very much. Although, hindi yung inaasahan natin. We will stay at that. We will support her and we will respect her decision. Nauna lang sinabi ni Pastor Apollo na woman of destiny si Mayor Sara na susunod sa yapak ng kanyang amang si Pangulong Duterte na mamumuno sa bansa. MJ Mondihar, SMNA News. Subscribe to SMNA News Channel.
Bon. Ako nga minsan napapagkama lang kasi pag nag-picture daw ako, ba't ko daw dinidilat yung mata ko? Kasi mag-picture ako, gumaganan ako eh. Alam niyo kung bakit? O ito, sasabihin ko na sa inyo kung bakit dinidilat ko yung mata ko pagka... Pag-picture ako kasi sinasabi nila, bakit pag-picture ka, dilat ang mata mo? Siguro addict ka, no? Addict sa pagmamahal. Hindi kaya ako dinidilat yung mata ko para mabawasan, no, yung eye bags ko. Tingnan mo, try mo. Pag nakaganyan, lalaki ng eye bags, di ba? Ang taba-taba. Ay, pagka dinilat mo, tanggal ang eye bags kahit pa paano. Ganun ang secret, di nyo alam yon. Alam ko yan, magaling ako sa photoshoot eh. Tinan mo, wala na yung eye bags sa pag nakadilat. Ay, akin, may konti pa rin. Anyway, ito. Diba sinabi ko naman sa inyo, ito, may papakita lang ako sa inyo. Kailan sinabi ni Pangulong Duterte yung tungkol dyan? Ano? Wednesday, kanina, Wednesday ng gabi, niya sinabi. May nagtanong, ayan o, si Sir Randel. Wednesday ng 3:22 a.m. Boss, one word. Si Randel kasi, chismosa rin eh. Ayan na, Randel, yung text mo. One word. Sagot ko, drugs. O, diba? I told you so. Ay, wala magtatanong nga ako sino yon. Baka may mag-PPM pa sa akin. Sino yon, Manat Bay? Wala na mag-PPM, ha? Randel, huwag ka mag-PM sa akin, ha? Okay, pilitan na naman ako sumagot sa'yo. Natuloy natin. Anyway, asa na ba yun? Ito pa, oh. So, ito na nga, Pastor Kibuloy, sabi niya na parang destiny talaga yung nangyari. Vice President lang naman talaga ang tinatakbo ni Go. Diba? Kaya lang si Senator Go, napaka-humble na tao niyan, napaka-mababa ang loob niyan, at umiiwas sila sa anuman tatakbuhin ni Mayor Sara Duterte. And they were eyeing for, alam naman natin, ever since in the beginning, President ang talagang tinutulak kay Mayora. Sa lahat ng campaign o lahat na nanawagan sa kanyang tumakbo, hindi naman siya tinatawagan na tumakbo bilang vice, but for president. And yet, we do not know what's the reason why, bakit siya tumakbong vice. Ang sabi ni Pangulong Duterte, dahil daw sa mga, etong si Marcos. So, naturalmente, si Senator Go ay kailangan hong umiwas. At dahil sa pag-iwas niyang yun, pinaktakbo siya ni Pangulong Duterte bilang presidente. So, kitang-kita na kaagad doon natin. Kitang-kita natin kaagad na talagang everything that happened. Ako kasi, ito ha, pasensya na ho, babasagin ko lang yung trip ng iba ha. Okay, babasagin ko lang yung trip ng iba. Hindi ako naniniwala na this is all strategy, yung ganyan-ganyan. Kakornihan yan. Hindi na ho, hindi strategy to. Okay? Everything na nangyari, hindi ho strategy ito. Hindi nag-inarte si Mayor Sara, hindi nag-inarte si Pangulong Duterte. Hindi, walang ganon. Ano nangyari? Nagkaroon ng konti sigurong hindi pagkaunawaan o maaring hindi dahil sa o sa miscommunication o hindi siguro nakapag-usap na maayos. At the same time, nakita nila na bumubulusok na ang totoo naman. Aminin na natin, nung nag-declare si Mayor Sara Duterte hindi siya tatakbo, no one expected na umangat bigla si Bongbong Marcos. At dahil doon, at pinipilit pa rin si Mayor Sara Duterte tumakbo. Kung tatakbo siya, eh sabi nga ni Marcos, hindi na siya aatras bilang pagpangulo, eh doon pa lang, nag-decide na siya mag-vice. So there's no strategy ako nakikita dyan. It's all the truth. Yan yun. Ngayon, ayan na si Pangulong Duterte mismo nagsabi. Ano? Hindi sila nag-usap nung anak niya. They did not expect Mayor Sara to run for vice. Si Pangulong Duterte na nagsabi niyan. Okay?
So, nung tumakbo si Mayor Sara Duterte'ng vice, napilitan ngayon patakbuhin ni Pangulong Duterte si Senator Gong Presidente. So, hindi ho natin alam if that is we call accident or destiny. Diba? So, hindi ho natin alam yan. Yan ho ang ating aabangan pa sa mga darating pang panahon. Kaya nga ang sabi ni Pastor Kibuloy, siya ho ay susuportahan niya. Wala nang iba. O hindi ang Go Duterte tandem. O, diba? Kaya nga alam mo, ako ha, kasi may nagsasabi, nananawagan kasi ako kay Pastor Kibuloy na sabi ko, Pastor Kibuloy, alam ko kayo ay kaibigan na matalik ni Pangulong Duterte. Wala naman pong problema kung magkaroon ng different views and opinion ang mga broadcaster ninyo. Wala akong problema doon. But, ang problema ho ay yung literal na sinisiraan si Pangulong Duterte. Yung literal na nagpapakalat ng fake news. Yan ang dahilan kaya ko sinabing dapat matanggal ho si TP sa SMNI. Yan ang sinabi ko. It's not because yung views niya na opposition or sabihin hindi pareho ni Pastor Kibuloy. Ulitin natin ha. It is not because iba ang sinusuporta ni TP at hindi yun ang sinusuporta ni Pastor Kibuloy. Hindi ho yun. Ang sinasabi natin dapat siya ho ay matanggal doon dahil iba ho ang pinapakalat. Literal na ito'y mali. Literal ho na ito ay imbento. Diba ano yung sinabi niya? Kinukontrol ang Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte mismo nagsabing hindi ako kinukontrol ng kahit sino man. At kung sino man yun, minamaliit siya nung taong nagsabi nun. So ibig sabihin nun, Pastor Kibuloy, na meron kang tao dyan na sobrang binabanata na ho si Pangulong Duterte. Hindi ho tama ho yun. JR Shad, marami salamat. Trivia of the year by, kaya pala may grinder sa ngipin. Oy, ano yun? Oh. So yun ho ang dahilan kung bakit. Wala namang problema kung opposition ka eh. Ang problema pag nagpapakalat ka ng fake news, eh sayang ho ang credibility ng SMNI. Masisira ho. Masisira ang credibility ng SMNI dahil lang sa isang tao. Hindi ho tama yon. Alam mo kung anong sagot? Oh, ito, papakita ko sa inyo ha. To the rescue yung kanyang best friend. Ayan oh, si Sas Roganda Sasot. Oy! Kamusta na, Sas? How are you, Sas? How's Netherlands? Are you fine? Thank you. Tuloy mo lang ang laban mo habang nasa Netherlands ka. Tuloy-tuloy lang. Okay, tuloy mo lang ang laban mo. Oh, ano sabi niya? Wow, suppression of free speech? Question mark. Oh, kasi ito yung sinabi ni isa, Thinking Pinoy, sabi ni Banat Bay, pinatatanggal ka sa show sa SMA, bla 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 bla. Okay. Tapos sabi niya, suppression of free speech. Sas Roganda Sasot. Madam, ha? Makinig ka lang mabuti. Pag si TP ay nawala sa SMNI, tanungin kita, yes or no lang ang sagot. Matalino ka, ginagalang kita. Ikaw sigurong pinakamatalinong nakilala ko. Aside from kay Banat Bay. Ay, joke lang po. Ha? Tanungin kita, pag natanggal ho ba siya sa SMNI, hindi na ho siya makakapagsalita. Hindi na ho ba siya makakapag-social media. Hindi na ho ba siya makakapag-live sa YouTube. Hindi na ho ba siya makakapag-post. Tanungin kita sa Sas Roganda Sasot, pakisaguto ako. Di ba makakapag-post? Di ba makakapag-live? Di ba pwede pa siya magsalita sa social media? Bakit? SMNI lang naman siya natanggal kung sakasakali. Oh. It's the same argument that we made when ABS-CBN lost their franchise.
I'm serious enough na, ha? Because I speak English. Diba? Nung nawala ng franchise ang ABS-CBN, ang sabi nila, wala na silang free speech. Ano sagot natin? Meron, ha? Nawalan lang naman kayo sa impapawid, may social media pa kayo. Diba? Yun ang sagot natin. Bakit gayon iba na sagot nyo? Ang sagot nyo na ngayon, ano ito, suppress the free speech? Ganyan na ganyan din ang sinabi nung mga bataan, mga kapamilya nun. Suppression ng free speech to, ha? Anong suppression? Pwede rin naman kayo mag-ano pa. Mag-online. Oh. Misas, wag ako. Ha? 75 lang ako sa school, pero nag-aral po ako sa tindahan. Ah, wag ako, sas. Alam kong marami kang mga PhD, doctorate. Ako, nag-aral ako sa tindahan. Excuse me. I love Kalihi Vlogs. Maraming salamat. Sabi dito, oh, PRRD didn't say that out of malice cause from the get-go, he thinks that candidate is a weak leader and PRRD can just overlook drugs just because it's recreation for the money. Grabe, alalim naman yan. Anong money head? Ano yan? Explain mo naman! Takilugin mo na kasi! Diba, ganyan ho yung ano eh. Ganyan ho yung style. Style ho na mga ABS-CBN, eh, walang pre-speech. Rapple, walang pre-speech. Ninyo Perolina, salamat po. Hindi ho porket yung mga ibang privileges e nawawala, totaling wala na kagad, ha? Mag-ayos nga kayong dalawa dyan. Sana pala ako nalang ang dinibati nyo, eh. Ay, wag ganyan, baka munin ka nyan. Banat ba, yari ka dyan. Ayoko nga. Baka munin ako, tapos magpapatikit. Ayoko. Okay lang magdebate, basta walang patikit. I asked Sir Abe about that TP ghetto. He said it's up to SMNI management. Ay nako, anyway, thank you very much, Madam Marlene. Salamat po. Talay-talay tayo. Ay, nako! Eto ha. O, ito pa isa issue. Linawin ho natin, I am not creating the news. Ulitin ko ha, I am not creating the news. I am just reacting sa mga news. Okay?